Rich Balbon. Pakisuporta po, Rich Balbon TV. Subscribe po natin, Kuya Rich Balbon. Rich Balbon TV, napakasipag po. And maasahan po talaga. One call away din po. Kali mo partner, okay. Rich Balbon TV. Shout out, makaling up. God bless. Ate Rachel sa swatch ay may ano malasakit ayan problemado ko talaga sobrang problemado kayo ngayon ano ayun nga po pagpa ultrasound po yung pong ipinapasok sa plan ha tapos din makikita yung heartbeat ng bata kung okay pa ba tapos tapos pag ano po pagpasok ko ng ano, inaimo na po ako ng OB pag-ayi sa akin. Sabi niya, close and surgic. Sabi niya, ganon. Tapos di ginawa. Inano na ako yung ultrasound sa puwerta. Pagka-ultrasound po sa puwerta, pagtingin po doon, habang iniikot po nang iniikot yung puwerta po din sa camera po. Sabi niya, oh, wala naman baby. Sabi niya, ganon sa akin. Doon na po ako nakapagod. Kasi niya wala ng baby ng mga kapi, sabi niya gano'n. Kasi yung alam namin, kasi dugo pa. Nilang kanya. Kasi pinalabas nga po siya, may pampakapi. Sabi na, andun pa. Paano lumabas, pagkalabas mo pa ng ospital, dinugo ka? Nag-uutay-utay na po. Nag-uutay-utay po, may dugo. Pag umiihi po ako, may buong. Pero may lumabas na buo? Wala naman. Ano nangyari? Ngayon lang bumubugawas. Pero pakaramdam mo lumalabas sa buo. Kasi naghihilab siya, talagang inalabas yata. Naduro. Hayaan mo na, ilabas na yan ngayon para pagdating doon, wala na, malinis na. Kasi siya nung uminom lang talaga din siya nung may asukal na sunog, labas lahat. Sunugan mo kaya ako niya, malay mo. Ganun ka para pag ano, pag bawang po. Na may asukal? Asukal lang po. Talaga siya na yung mas kubado, yung pula. Susunugin po. Kaya susunugin sa kawali, hanggang sa maging maitim siya. Tapos saka mo siya lalagyan ng tubig, tapos inanong, tapos mapait yun eh. Kasi na-experience namin yung aming baby. Pagkainom ko ng gano'n, kita wala na. Pagkainom ko ng gano'n, may lumabas sa akin buo-buo. Oo, kasi mawawala yung hilab yung tiyan mo. Ano siya eh. Sa akin din ganyan din, sumasakit yung tiyan ko. Diba parang yung hilab. Pag-inom ko gano'n ng isang baso, maya-maya, parang may bumuga na parang buo. Buo-buo na siya, buo-buo na siya. Tinuloy-tuloy ko yung pag-inom nun. Nawala na siya pati pag-hilab. Na pero safe naman yan, mami. Pero masukal naman yun. Masukal naman yun. Ano naman po yun. Wala naman po. Side effect yun sa ano. Papait kasi yun, daddy. May effect pa po ba? Wala na. May effect. Tinatawa na sa rin natin. May effect pa ba? Alam mo, ako nahihirapan sa'yo, pero natatawa ako sa'yo. Kaya sabi ko nga po kay Nina Jersey ko, sabi ko niya, parang ayaw na kitang kasama kasi ikaw yung ninenervyos kaysa sa akin. Oh, hey, mukhang nervyosa aba, ito. Aba, 20. Bakit din po 50-50 ah. Ay, ganun? 50-50. Nung nakita ko nga po yung dugo, di ko na maintindihan. Nanginginig na po yung mga tulad ko. Oh. Pero ngayon siguro galing ako sa biyahe, parang tagtag. Kaya parang, natagtag lang yan. Pag uminom ka pero sana lumabas na talaga. Hindi, kaya pag uminom ka ng ganyan, may lalabas kasi buong-buo. Yun yung naduro. Gano'ng marami kung masukal? Dito daw, mas maganda. Mga isang tao, sandok. San sandok? Mga isang sandok lang. Hop. Ito na si doktora. Hindi, kasi ano ako kasi nagsukal. Wala ka bang magpulang? Oo, sa bagay asukal naman yan. Kaya lang kasi ako, syempre, iba pa rin yung doktor. Pero mapunta pa rin po tayo. Ah, nga, pero kaya in case nga. Na pagpunta po doon at hindi na kailangan raspahin, hindi mas okay po. Mahirap yan kasi naawang-awa din ako sa kanya nung ganyan kami. Kung saan-saan kami nagpupunta. Eh nung time na yun talagang wala rin kaming... Kasi may sakit din ang nanay ko noon. Nakakamunin yung nanay niya, tapos mabay pa ako. Kasi ayaw ko patingin mo magpapas. Ang nanay ko noon ay ano, bedridden. Tapos, alam mo nakakatawa kayo kasi very supportive din si ano si Rachel sa iyo. Dala natin ng ganito gusto para din mo sige pilitin.
Di ba sobrang laki niyan? Baka may mayroon yung parang sa Wilkins lang ng bata. 2 gallons. Malbaga po yung ano doon, bilihin. Sa bagay, oh, kasi ospital eh. Pagka ospital, mahal talaga. Ang cute pa naman ng baby mo. Oh. Pwede ba akin na lang yan? Hindi ko alam sa mga nilagay. Ano ba pangalan mo? Ano ba pangalan mo? Busy siya. Charge mo dito siya para hindi nalabot siya. Yan na po si Doktora Aljos. Charge to experience po. Mami, parang ano yan? Mami, parang ang sarap ng gawing ano niya na panutsa. Mami, baka masyado malakas apoy mo. Pinapalakasan talaga yan. Ah, ganun? Oh, sige na nga. Yan po si Doktora Aljos. Saan mo ba natutunan yan? Sa lola ko kasi, nung mga panahon kasi nila, wala silang gamot-gamot na ganyan. Pagka niririgla o kaya hindi nagkakarigla, susunugin lang po yung kasukal na pula. Kasi wala daw mo sa buntot. Ayan, diba? Alam mo, kumikilos na rin si Lord sa buhay mo at nililinis na niya yung loob. Yeah. Ngayon lang po ako nabot ng tagus na ganito kadami. Saka ngayon lang talaga siya makikilin ko. Hindi lang. Ngayon na lumalabas. Mami, mababaho na. Mababahuin talaga. Uwi mo lang. Kasi papapaitin nga ito eh. Papapaitin ito, hindi pa ito pwede pagkagatulang. Lalagyan po yan ang pupin. Papapaitin mo ako pa. Ano naman kasi ito eh, di ba yung sugar cane? Makakaroon. Kasi lasa nito pag may matamis. Kahit anong tayo na inumin ko yan. Iksakto, iksakto po pagdating niyo. Kaya natin lang namin magkapatid. Ay, sinundo ka niya? Yung pong isang kapatid ko. Ay, yung isang kapatid. At kabado po yan eh. Hindi pala. Hindi pala ito, baka ito pang maunang ano. Maunang himatayin kaysa sa iyo. Diyan na ako ya. Bango, baho nga. Ganyan? Hindi pa naman sunog. Isang baso po, ilang kutsara kung sige ano mo eh. Yan po, si Aljos ay nagsunog ng asukal para makatulong dito kay Ate Lisel. Yan daw po kasi ang ginagawa sa kanila sa probinsya. Ang ay, tubig? Lola. Di ba mabubuo yan sa tubig? Tapos karamel yan ay. Nabuo? Mabubuo talaga yan kasi tubig at saka ano. Nagtigas. Kailangan siguro mainit. Meron naman mainit. Hindi ko pwede din. Ay, yung taas lang yun. Matutunaw naman. Oo, matutunaw yun. Sarap niyan, kapin barako. Patingin nga po. Ulit-ulit mo lang siya lalagyan ng tubig ito. Ay, tubig yan siya, Rachel. Opo. Makatutunaw pa rin siya sa ano. Nako. Siyang inumin mong tubig. Ay, kapait-pait nito. Mapait. Ay, gusto mo din. Pait? Pait, di ba? Pait. Lalamigin ko na para isang... Malamig na siya. Malamig yan kasi tubig na wala. Diretsuhin mo na. Oo. Diretsuhin. Istudin mo isang baso. Para tama, tuwarin lumalabas yung dugo ko. Tama-tama kung lumalabas istudin na siya. Para labas na. Para labas na. Kaya no. Ihinto. Okay na yan. Kaya mo lang siyang lumabas. Para ano. Ganun talaga. Dapat niya lang dito dress ka na lang. Para pa ako ano. Para na lang siyang naihi. Pwede siyang uminom ng uminom? Okay, ganun. Eh baka.
baby. So ayan po. At nainom. Paano nga daw kung baby? Dugo na lang. Dugo na lang. Yung mga ano na lang yan, yung buo-buo. Dapat yan ilalabas. Kaya nahilab. Ano po? Kasi yung mga buo-buo hindi nalabas. Parang nga ngayon, naglilabor ako. Mas maganda nga yan. At saka pag kainom mo pati yan, para nawawala yung sa... Ni Ate Rochelle, ano lang po ito? Pwede yung konting ano lang. Ganito daw po ang kulay niya dati, okay, Ate Lizelle. Totoo? Totoo? Sabi nga ni Ate Edna, sabi niya maitim ka nga daw. Tapos sabi niya, gumanda ka nga daw. Na pumuti. Sa lalangan din ng baga po. Sa ano baga po? Sa camas. Oo. Mga ano baga po doon, mga picture. Oo. Saka aircon. Pero parang ngayon, tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na yung kulay mo. Sana po, nami-maintain. Hindi naman yung mababaw Tignan niyo naman po yung kulay ni Ate Lizelle sa kulay ni ano, ni Rochelle. Native, oo. Ayun po, tagal yung nagtira sa Maynila, talaga niya. Oo. Ako kasi kahit na anong gawin ko, ayaw din talaga pumuti eh. Ito naman, kahit na anong gawin, ayaw naman umitim. Ayan. So, konting good vibes lang po kami kasi alam namin nahihirapan. Ayun po, yan ang malakas. Hindi, punta ka pa din para ano pa. Kasi para magkaanak ka pa. Kasi lilinisin naman yan eh, yung loob. Pero wala na silang tatanggaling dugo, no? Ang importante. Kumbaga hindi na risky. Pero hindi pa din, ano, kasi i-schedule ka pa rin noon. Kung nakasara ang cervix mo, i-schedule ka pa rin para kung kailan yan bukas. Kasi hindi naman sila nagraras pa kung sarado yan. Mahirap daw po yung pag yung ano. Dito yung resort. Ano kaya nga. Ewan ko, hindi ko alam. Kaya parang may pinapainom yata pang pagbukas yan eh. Oo, may pinapainom ng gamot. Diba bumili ako ng gamot din dati sa'yo? Oo. Pagbukas ng ano. Sir. Kaya lang hindi siya pumayag magparas pa. Umuwi siya. Umuwi ako. Tumakas. Ano yung evening premium? Parang ilalagay din daw sa puwerta ko. Para bumukas yung service. Yun yung inano sa akin. Yung sa akin ngayon. Nireseta sa'yo? Nireseta ngayon sa akin. Habang hindi pa daw ako nakoconfine. Hindi na parang bukas. Pero kung makoconfine na daw ako, sila na daw din bahala sa hospital. Ayan. Parang po. Ayan, ano po, mukhang effective po yung ginawa ni Aljos Eagle kasi mas malakas daw po yung, mas malakas ba Ate Lizelle yung lumalabas ngayon? Parang may bubo na lumabas talaga. Ah, talaga. So, effective. Yung nagpapasakit eh. Effective pala. Thanks God. Kanya lang ginagawa ko pati pag hindi ako nagre-reglas. Pagka nalibdili siya tapos sama ang puso mo ang sakit-sakit na. Gabi, oh, naging ano, candy na doon. Yan, Bey, pwede mo dyan, ano, Bey? Ayun na nga, doon na nga niyan, Dyan mo na tubigan, eh. Nilagyan na nga niyan tubig doon. Yan, tutubigan mo lang, matutunan naman yan. Ay, grabe po, oh, nalabas talaga, oh. Nalabas talaga yan. Sana naman, lumabas ka na. Nalabas talaga po yan. Ganyan din siya, tapos mag-isa siya doon sa loob ng CR. Sa CR ko lang ginagawa kasi doon bubulok, eh. Hindi na siya nagsalawa. Punoy mo na ni para ibisayan. Dami na kung madami para lumabas na lang siya. Bubuo talaga siya. Nangangalay na kasi yung dalakan. Ilang oras ka ng ganyan? Mabuti pala nakainom ka ng ganito. Kasi ngayon lang po, ngayon lang talaga lumabas ito ng madami. Pagka humihilang po ako. Kasi lang ang kalabas, sakit lang sa umaano lang, parang umiikot-ikot lang kasi dyan. So, effective pala yung sinunog na asukal sa ano? Sa ganito na nakukunan. Ayun po, oh. Itim na itim po yung sinasali ni rin, ano? Pati yung yung ano, so, pwede mo ulit tunawan yan, ano? Pwede mo babaran yan. Kasi kahit lumabas na yung dugo niya, ituloy-tuloy niya lang pag inom niya para malinis. Parang ito rin yata yung tinatawag na ano eh. Ano yun yung... Labigyan naman yun sa mapait. Labigyan yun eh. Buti nga matapang si Ate yun na mapait. Saka labigyan naman yung syoktong yun, Daddy. Ah, ganun? Labigyan naman yung syoktong, papalinis na din. Mas maganda kasi matapang si Ate yun na mapait. Mapait kasi. Siyempre para sa magandang ano, pangatawa na lang. Excuse me, Papa.
po ba akong tatapang nito? Hindi po siya tatapang nito. Dito pala kung alam natin, kanina ko pala ganun. Hindi po nang dinubo siya. Sana po din na siya. Ganun lang kahit, pagkahit sa pangapag-remake nila, di ba? Kunwari, na-delay ka, tapos sobrang sakit ka ng puso. Magsusunog ka lang ng puso. Tapos lalabas na yung buo-buong itim. Ang dilim mo dyan? Paano yung hingin sa iba? Sa paningin ko. Mamaya tumingin yan sa iba, sabi mo lang, ayaw mo tumingin sa akin. Ninalabas pa ate? Bubulwak, bulwak. Eh yung katabi mo parang ano na yun. Parang gusto na sa parang nagiging mukhang singkamas na sa puti. Ako sa ano. Ang tagal ni nanay ano? Maya-maya pa po talaga yun. Yung pabaga po yun sa tingin. Sa may papuntang maot. Ay gusto ko magpunta doon kasi ang daming, may mga binablog doon eh. Sa kalabasa, sa dulong-dulo. Mm-hmm. Kilala mo po doon yung bulag na mag-asawa na pinatayuan ng bahay ni Kuya Bal. Andito lang siya sa may kabilang... Si Tatay, ano pa nga? Oh, nakalimutan ko pangalan nun. Tatay, yung kulay dilaw po na bahay doon? Parang, oo, dilaw. Dilaw ang bahay. Sa unahan pa po yun siya. Mm-hmm. Ay, doon po sa bundok. Yung may patawid pong kulay na maliit. Mm-mm. Di ba bulag yung tatay matanda na? Ano pangalan kasi noon? Nakalimutan ko. Parang pinsan din nila tignan. Mag-asawang bulag. May tinulungan din din. Mag-asawang bulag yun eh, di ba? Pero yung babae, medyo nakakaano siya. Nakakaninag. Pero yung lalaki talagang bulag na bulag yan. Inom ni ate ng ano, para na po siyang naihi. Basang-basa na po yung kanyang ano, short pantalon. So, very effective pala yung ganyan? Pampatanggal ng bara. Ngayon ka lang na nagaganyan ate, ano? Normal naman po ako dyan sa dalawa. Ano bang dahilan? Bakit? 12 years bago nasundan ko. Oo. Ibig sabihin? 16 na po yung ano niya. Oo. Ate niya, ay kuya niya. Natagal sila bago nasusundan. Ito yung ngayon lang medyo maaga pa nasundan. Ate, ay, ang dami nate. Bumuo na. Ganun talaga yan lalagay sa mo. Sumama ka sa siyo. Natatakot ako. Bumuo nate, parang baby nate. Siya nga yung ano, lumalabas na. Ano yung hindi natin? Pero nate, bumuo na to. Ganun po talaga, lalabas talaga yan. Baby na to ah. Ang laki ano? Sobrang laki te, ganito na mo. Wala pa po kasi yung ano. Wala pa po kasi yung nanay nila na nandun po, dala-dala po lahat ng gamit. Lord, tulungan po si ate na mai ano. Kung ako po ito ay itatakbo ko na sa ospital, kaya lang po ayaw po nilang umalis dahil naantay nga daw po si nanay. Naantay daw po si nanay dahil dala-dala daw po yung mga gamit. Dapat po ito ay maitakbo na sa ospital si Ate Lisel. Grabe na yung lumabas ay sobrang dami na. Naglabas na. Naglabas na daw. So hindi na po natin pupuntahan doon at lumabas na daw po yata yung... Lumabas na ate? Lumabas na? Oo. So hindi na natin susundan at hayaan na natin sila doon. Kaya mukhang nakatulong po yata yung isi...
Ay, makisuyo naman ako, ano, bro, Charlie. Ano, tawag na natin ang ambulansya. Dali na sa ano. Lumabas na po yung... Bata? Ano, parang may malaking inilabas na siya. Ay, may ano na? Yung asawa ko po ang nandiyan. Marunong po siya magpaanak. Hindi man po pa, pero pinainom po ng sinunog na asukal, kaya naglabas lahat. Ano rin agad sa ano at yung check up. Kaya nga po sana, ano kasi naantay daw po si nanay para maisugod din siya sa ospital. Kailangan pa rin po siya madala doon. At least kung dumating man siya doon, malinis na yung katawan niya dahil lumabas na yung mga ano dugo. Pinainom lang po nung asawa ko ng sinunog na asukal. Kasi ganyan din ang ginamit niya noon nung nakunan siya nung baby namin. Hindi kanila yun. Kanila yun. Ayan po, oh, mga kalingap. Naglabas na po yung, ano, yung bata ba yun? O dugo na naiwan sa katawan. Laking maigit, siguro siya na po ito, no? Tingin niya po. Ay, siya na yan. Ay, siya na. Hindi nararas pa yun. Ay, na po. Ay, kakwanin pa din yan. Lilinisin pa rin yan, ano yan. Grabe. Ano na, talagang kuha na. Balot na. Ambulansya. Awad, awad kami. Ang laki, nakita ko. Nang malinis naman. Pagka tayo magkuha ng ambulansya. Ano na naman? Ba't iniwanan nyo siya sa CR? Naghahanap ng plastic. Ay, huwag patulog. Hindi ko. Dahil sa hospital. Dahil na daw sa... Provincial daw po. Dito sa kay Charlie, kapatid ni Nini. Ito po yung concerned citizen po dito sa ano. At grabe po kalaki yung lumabas na dugo. Oo. Dito. Doon nga po ka pang dala sa provincial. Maraming salamat po sa... Sino po si tatay? Kagawad din? Tanod po. Tanod. Ayan, salamat po. At sa inyong concern. Lagi na lang po at pamangki. Apo na rin niya sa kaya. Apo nyo na rin po. O yun. Ay, ayan o. Kalaki-laki o. Ano mo yan? Ibarutin niya. Huwag nyo itatapon. Ayan po yung lumabas. Ibarutin niya. Ibarutin niya. Ay, kumbaga sa ano. Tangalana na lang yan. Kumbaga sa ano. Doon namin binaon siya. Doon binaon din kayo. Mag-agasan si Liza. Ababa ko na lang yan. Huwag mo ano. Baka dalihin ang hayop. Oo. So effective pala yung asukal na sinunog. Hindi po namin alam yun. Hindi po kasi yung asawa ko, nung nakunan siya, ganyan ang ginawa niya. Tinanong ko rin siya, sabi ko, bakit gano'n ang ginawa mo? Eh, yan ang tinuro ng lola ko. So ganyan din po, naglabas din po talaga sa kanya. Kaya nga nasa CR siya. Ako, hindi ako nanginginig ako eh. Siya ang mas matapang. Ay ngayon, kanina pa nahirapan si Ate Lizelle. Sabi niya, uminom ka ng sinunog na asukal yan. Nagsunog sila doon. Tapos lagyan ng tubig. Ayan, wala pang isang minuto, naglabas na lahat. Magit hindi sa mismo sa inuduro inilabas. Babara pati yun at malaki na. Ay, yung manugang po ay ng ano, alas 12 ng hating gabi. Siya pala, ganun pala talaga yun. Hindi mo nagsabi. Wala nang nagsabi, kundi pa na. Tinanong ito, tsibot-tsibot. Ani Dennis? Bakit tsibot-tsibot? Yung nakita namin, may pampers na dala. Opo. Eh, tinanong kung bakit kibot-kibot ang takbo ay. Ganyan, taagad kayo ng kwan. Ano lang nakakagawa ng gano'ng paraan. Yan po, sinunog na sukal. Ate, nakapag-base. Okay. Dali mo na yung nalaglag. Ayun o. Yung dugo. Hindi po yung dugo. Pitos po yun. Pitos na ba yan? Thanks God naman po. Ate, anong pakiramdam mo? Nagiraginawa naman po. Praise God. Saan? Ang laki nun. Sobra po.
parang mga baby na. Parang mga baby na parang kala mo pag inom ko lang po talaga. Thank you po talaga. Thank you Lord. Salamat po sa kaunlad. Lord na makarating kami ngayon. Thank you. Kala ko mamaya pa kami makakapunta eh. Ayun na po yung pieces na dalatang pinapalong sa siya. Ano Ate Rachel, natataranta ka na. Ano pa? Tapang talaga si ate. Kasi yun ang umihilab dun eh. Pagbugahawak pa, alam mo parang baby po na lumabas talaga, as in. Ano na, malaki na. Laki ito. Sobrang laki eh. Thank you. Inano, nilutuan nila ng ano. Mayigi nga kamot, meron nagpunta rito na. Ayun, mamakain na dyan. Talagang nasa punta kami. Kanina pa dapat kami. Kasi yan lang din ako. Ako yan lang din ang ininom ko. Tapos lumabas nga din ganyan. Ganyan na buo. Saka ano, effective po agad. Wala pang isang minuto, effective agad. Opo, pagkainom niya lang. Maya-maya, ayun na po, naglabasa na po. Parin yung may alam na ito lang po talaga yung mga ano, sinaunang remedyo. Kasi yung lola ko, ano, pag sinusumpong kami ng sakit ng puson, pinagsusunog niya kami ng asukal. Tapos maya-maya, naglalabasan yung dugong itim. Ganun pala gagawin. Hindi na muna yan eh. So ayan po mga kalingap at maraming salamat po sa Panginoon dahil nakarating kami dito. Tapos po ay yung kaalaman ni Aljos pagdating sa paglilinis sa mga makalabas yung ano yung fetus sa mga nakunan. Ayan ay ini-apply niya po dito kay ate. Ayan nga po at wala pa pong isang minuto ay lumabas na po talaga. Maginhawa na pakiramdam mo ate? Medyo maginhawa na? May heater ka? Yung heater ang dalahin. Sabi si Rachel siya ang tarantang-taranta o para wala nang dugo. Wala nang dugo na. Yung mga kanina pagkasting nila ko yung medyo na ito nagsasabi. Pajama, tapos mga t-shirt. So, antay na po natin na makaalis sila. Tins na, naubos okay. Isang pitchel na tubig. Ang palkon ko, kunwari lang yun, pero natitins po yan, naubos na isang pitchel na tubig. Pangalawang lagay na yan. Nanginginig po kasi ako sa dugo. Nervous din po siya sa dugo. Kadir, nalap. It's a tie, brother. takot din siya sa dugo. Ako din eh. Pag-ating ko na rin lang yung meeting pero ang siya sa dugo. Kaya nga hindi na nga ako tumayo dito eh. Thank you, Lord. Salamat po. Tsaka hindi na yan masyadong maraming dugo na labas. Tsaka hindi na masyadong masakit. Parang regla na lang siya. Yun talaga yung kailangan alisin mo. Yun kasi yung malalasin ka. Nawala na yung hilab. Wala na. May inyos. Huwag na malaki sana, Mal. Mama na yan kasi magayap pa naman mga unan. Pagdating na nila, Mama. Di, antay na lang nung... Huwag na may maun. Huwag na yan. Kailangan malalambot na, no? Hindi ko na alam tuloy. Anyway, ako, pagdating na sa bahay, nagsunog agad ako. Tapos may mga naramdaman kong parang may bubuga, umupo kasi ni Doro. Pagtingin ko, ang laki. Tapos wala. Kaya lang pinlash mo sa inodoro yung baby natin. Ano ka, nadupo din ko yan. Ginanin ko pati. Kasi ano? O, kasi diba, ayaw lumabas pa, diba, kalahati pa, diba? Ginanin ko pa. Hindi pa kasi masyado lumabas, nanon pa niya. Ayan na yung imbalansya. Ay, hindi mo na yun galungat ka. Hindi na yun yung gagamit mo. So, nandiyan na lang ka una na lang. Nandiyan na po yung ambulance. Ito may iwan. Ito, ano mo?
I-check sa kanya. Yung una na lang may para sure na pagkano makapit. Una na, manipis na mga mga dito, pwede dito siguro. Ayoko dito nga. So yan, nagulat po ako sa kaalaman ni Aljo Sigil. Tito Charlie, oh, si Zoe. Tito Charlie, pero sa gitna. Hi. Ano po ang pangalan niyo sa YouTube? Ay, Rich Falcon TV po. Rich. Rich po, yung rich mayaman, mayaman. Pangalan lang po. Yan, dito na po isasakay sila Ate Lisela at saka si ano Rochelle. Ay, lalala na naman sila po naman. Ayan, Sige Ate Lisel, God bless. So yan na po, nakaalis na po siya. At mahahatid na po ito sa Provincial Hospital. Tuloy po natin supportahan Kuya Paul Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and Kalinga Prop. Salamat po. Kuya, salamat ah. Ayan, tuloy na rin kami. Pagpalang araw po sa ating lahat mga kalingap. Ayan na po, nakalis na po yung ambulansya na kumuha po kay Ate Lisel. At maraming salamat din po dahil bago pa man mangyari yun ay nailabas na po yung fetus. At yan po ay dahil sa tulong ng Panginoon at sa konting idea na naishare po ni Aljos Eagle. Ayan, thank you so much sa iyo, Mami. God bless. Ayan, magandang buhay po. Patuloy po natin suportahan Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs and Kalinga Prop, at ang aking may bahay Aljos Eagle, at maging ang lahat ng ating mga sponsors. Support po Lena Barbose. Ayan. Marites Umblas Vlog, at sa lahat po ng ating mga kaibigan. God bless po. Shalom.